Ano kayang pakiramdam ng naiintindihan? Pinakikinggan? Dapat depression, nakukuha ba yan sa... Dahil depressed ka, ganun ba yun? Yung depression, gawa-gawa lang ng mga tao yan. Gawa nila sa sarili nila. Oo, dinidepress nyo lang yung sarili nyo. Tapos nagkakaroon ng sakit. Ay, pero hindi kayo yun ah, yung depression. Bakit? Kasi syempre marami nakakaranas na gano'n, lalo sa mga kabataan. Kaya dapat kapag merong nakakaranas na gano'n, bigyan natin ng support. Kasi mahirap. Huwag niyo supportahan. Gawa-gawa lang niyo. O narinig mo yun, Judyal. Kung ikipaganyan-ganyan sa akin, huwag ka na pati dito. Lumayas ka na. Ewan ko ba sa inyo? Ang dami niyo kaartehan. Nung kami naman, wala namang ganyan. Nasa tao na rin ang problema. Abay malamang, papasok ka talaga. Yun na nga lang gagawin mo, hindi mo pa magagawa. Wala lang pag-asa sa buhay. Sinagok ko na niya, ma'am. Ore-den uwe-ya. Imi dinajin te-ya. Tukki sirasotton mal. Ready ka na ba para sa report natin? Siyempre, si Judiel pa. Siguro, bahala na lang mamaya sa report. Okay, next group, pakilala na. Good morning, everyone. Today, I will be reporting about... Hoy, Judiel. Judiel Ramos! Miss Ramos, napag-aralan niyo ba talaga yung report niyo? Miss Ariana, pakitulungan nga. Walang kwenta. So, ang stapler spreading is the process that's done to the ad. Napaka unfair talaga ng mundo, no? Ma, mauwi na po ako. Buti na lang at naisipan mo pang umuwi. Hindi ka na nga maasahan dito sa bahay. Maglalakad siya ka pa. Saan ka galing? Magaling lang po ako sa school. Sa school? Ang dami po kasi namin gawa. Nakakapagod din po kaya hindi agad ako nakauwi. Pagod? Abad napakakapal naman ang mukha mo. Estudyante ka palang, Judiel. May trabaho ka na? May binubuhay ka na? Buti nga pinag-aaral ka pa namin ng tatay mo. Nagdadabog ka pa? Lagi mo lang ginagawa, excuse yung depression. Pag-aralan mo ba talaga yung depression? Pagmagaling sa pagpapanggap mo, kapalitaso ko ng sumabas. Ay, kapapasok ka lang, higat mo sa gulong. Wala kang kwenta! Wala kang kwenta! Ganito na lang, Iha. Sabihin mo sa akin ang gusto mo sabihin sa kanila. Papakinggan kita. Pagod na ako, ma. Hindi ko na kaya. Hindi ko na po kasi alam gagawin ko eh. Kasi kung makapagsalita kayo, parang ginusto ko mabuhay. Pinupush ko naman yung sarili ko eh. To be better. Pero ma, hindi ko kasi ma-reach yung expectations niya eh. Sobrang taas. Hindi nyo nga ako naiintindihan eh. Pag nagpapakita ako ng signs ng depression, hindi nyo pinapansin. Nag-iinate lang ako, di ba? Para kayong sinayana. Ganda ako, kinakabahan pa ako nun sa pagre-report eh. Napagalita tuloy ako ni Ma'am. Inaaral ko naman yung report ko, no? Kinabahan ako. Nag-stutter lang ako.
Wala na. Zero lang ako sa report. Eh, halos ako nga gumawa nun eh. Wala naman silang naitulong. Napapagod na ho ako. Napagod na ako, Doc. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Ito yung bag mo. Mamaya, umaga-umaga, di pa nga nag-aalmusal yung tao eh. I want to see you. Huy, yung reporting natin. Parang hindi ko kasi kaya ngayon. Medyo kinakabahan ako. Sus, ang arte mo. Sumulang makaligtas sa reporting. Wala kang kwenta! Okay ka lang. Minsan sa buhay, binibigyan tayo ng situations na kung saan may isip natin na tayo ay nag-iisa. Na wala tayong kasama sa laban na ating hinaharap. Ang mga situations na iyon ang magpapamulat sa atin na hindi dapat laging ganito. Kasi we all have our silent battles na minsan, ang kailangan natin ay ilabas at sabihin sa iba para mabawasan ang bigat nating nararamdaman. Na minsan, kailangan natin ng masasandalan. Mga taong matutulungan at tatanggapin tayo sa kahit ano pa ang maging kalagayan natin. Kagaya ko, my life is full of darkness bago ko siya nakilala. Pero lahat gumaan nung dumating siya. Minsan talaga, kailangan lang natin ang masasandalan para tuluyang maging malaya sa bigat ng ating nararamdaman. Para maramdaman natin na hindi tayo nag-iisa.